basically yung thalassemic trait. Ito po ba inherited blood disorder kung saan nagkakos ng symptoms to mild anemia? Wala po akong treatment, sabi niya. Hindi ko din po blood transfusion, kundi lagi lang mababa hemoglobin level ko. Bibigyan kita ng inspiration. Walang problema yung thalassemia kasi ako mismo may thalassemia din. So walang problema po sa immigration yun. Nandito na nga si Miss Ma'am, di ba? Isang inspirasyon. Tunay na inspirasyon. Kaya pati pala, Miss Ma'am. Ayan. Sabay ganun, no? Pero sabi nga natin, no, yung mga health condition natin, pwedeng magkaroon ng cause ng delay kasi syempre for additional test. Pero may mga chances na hindi din siya magiging rason para hindi kayo makapunta dito. Mga naririnig ko is marami nagtatanong, hepatitis B, mag-cause ba siya? Mm-hmm. In most cases, hindi po. Pero kung meron na siyang apektadong ibang organ or meron na kayong mas ibang condition because of that, then baka maging apektado yung inyong application. Pero kung talagang plain na hepatitis B, wala naman pong problema. Aside from the hepatitis B, Ms. Mel, may nagtatanong din kung ang PTB, kasi ang PTB cases natin sa Pilipinas ay very rampant, di ba? So isa sa mga common question niya, Ms. Mel, ano yung magiging sagot mo dyan, Ms. Mel? Kung hepatitis, makakapasok yung PTB ba? Ang based sa mga nakikita ko at based sa mga clients, kapag tapos na or na-cured na sila, hindi siya nagiging problema. Pero kailangan mo siyang i-declare. Pero po pwede siyang maging problema kung currently active pa yung PTB. Mm-hmm. So, yun ang maganda. Kaya mas maganda pa rin na ahead as of today, as early as today, di ba? Ma-detect mo na, no? At least makapag-undergo ka na ng treatment, di ba? Natapos na, di ba? So, yun yung pinaka-ano. Alam ko maraming mga nanonood sa atin ng mga nurses, no? So, alam niyo na po yung mga dapat yung gawin. Frequently checking po kayo kasi talagang exposed tayo. I work as a nurse as well sa Pilipinas. Talagang very rampant, eh. As in, talagang, hindi mo din alam kung sino yung kasalubong, may kasalubong ka, di ba? So, pero ito lang yun eh. Kapag kayo merong opportunity sa Canada, yung health-wise, huwag niyong masyadong, ay, baka yung dapat ng Canada, kasi ako may ganyan. Yung medical inadmissibility, malawak po yun. May mga kaso na kahit na may sakit sila, nakakapasok sila ng Canada. Kasi marami naman tinitingnan na factor din ng government eh. Magkano po yung magagastos mo sa sakit na yan? Gano'ng kalaki ba yung maintenance na yan? Marami po silang tinitingnan ng mga ibang option. Mm-hmm. So, kung may ganyang mga kaso, I strongly suggest ituloy pa rin ang application. At least you never know kung hindi mo susubukan. Yes, yan ang pinaka-highlight natin dyan. Hindi maging rason yung health condition. Yes, meron. Pero hindi, sabi ni Ms. Mel, wag maging hadlang yon. Kasi malay nyo. Na lang na ang sakit talaga is halimbawa mga nasa stage 2, 3, 4 ka na ng cancer. Yun. Or halimbawa yung may active case ka ng AIDS. Yung mga ganun, then definitely, kailangan mo na talagang pag-isipan. Pero kung halimbawa, ako po may high blood, natatakot po ako mag-apply sa Canada, then yun yung mga kaso na hindi ka dapat mag-worry. Correct. Ayun. So, thank you, Ms. Mel. Pag-usapan natin ng health. Kaya nga sabi, health is wealth. Yes. Kaya kung may pangarap kayong pumunta dito sa Canada, alagaan ninyo ang inyong sarili.